dito pa lang sa inspiration of the scripture pa lang, hindi na tayo dito maniniwala. Kasi in spite ng mga proofs, in spite ng mga naturo sa atin ng mga nakaraang buwan, yung mga proof of the inspiration, meron pa rin mga objection. Meron pa rin mga tao na hindi totally agree na ang Bible ngayon is yung salita ng Diyos sa atin. So actually, yun yung topic natin ngayon. Objections to verbal inspiration. O yung pag-object ng mga tao. Kasi simple observation sa panahon natin ngayon. You know, makikita natin na may mga tao na hindi pa rin naniniwala na yung scripture is enough na para doon na yung magiging buhay natin o ipapapil yung ating pamumuhay. Actually, yung Bible is yan yung liwanag ng buhay natin. Sinasabi sa atin, diba? The Word of God is a light. Ito yung instrumento ng Banal na Espiritu upang makilala natin ng Diyos. So kung yung isang tao, hindi niya pinaniniwalaan yung inspiration of the Bible, which is yung light. Gano'n kaya kadilim ang mangyayari sa isang sa buhay ng tao? At yan po yung nangyayari sa panahon natin. Kapag yung scripture, kapag yung inspiration of God, kapag yung salita ng Diyos ay nawala sa eksena, chaos ang mangyayari. Maraming buhay. Tulad ngayon, ano, sa US, yung abortion, illegalize na sa maraming sa which is against ang Biblia dyan. Same-sex marriage. Sa ang bansa natin, hindi nagpapauli. Ano, merong bill na pinipilit na ipasa, which is against sa scriptures. So yan yung mga mangyayari. Chaos, wars, killings, kapag hindi natin, kapag ang tao, fail to recognize yung Biblia is a word of God. So in spite po ng mga proof na meron tayo, meron pa rin objection na dinadal ng mga tao, mga unbeliever, or mga naniniwala na may Diyos, meron pa rin silang mga objection. So itong lesson natin, verbal objection to verbal inspiration is short, but still napakahalaga na maunawaan natin. By the way, ito na po yung last na topic sa bibliology. Kasi itong portion ng pag-aaral natin, sa systematic, tinawag siyang bibliology. Study of the Bible, o yung pag-aaral ng salita ng Diyos. So, unang-una na makikita natin na binala nila is yung fallible copies or end translations. Pag sinabi po natin inspiration of the Bible, kahit sa 2 Timothy sinabi, all scriptures is given by inspiration by God, hindi po tinutukoy doon na scriptures is yung translation ng end time. Inspiration, ibig sabihin yung original manuscript. So, kung gano'n, sabi ng mga nag-object, yung original, yung inspired, yung mga translations, hindi na yan perfect. Infallible na yan. Nagkakamay-mali na dyan. May error na dyan. So, totoo po, yung objection na yun is correct when stating na yung inspired lang is yung original. Yun naman talaga yung meaning ng inspiration of the Bible. Inspiration, ibig sabihin, yung original, nung time na sinulat ni Moses, nung sinulat ng mga propeta, ng mga apostles, ng mga prophets sa Old Testament at sa New Testament, nung time na sinusulat nila yun, yun ang inspired. Yan ako, yun ang mga original, yun ang inspired. So yung mga, sa panahon natin ngayon, wala na tayong original copies. Meaning to say, wala na yung mga inspired version. Ang meron tayo, yung mga translations. So sabi nila, isa sa mga objection nila kung bakit hindi na ina-accept ngayon na ito yung salita ng Diyos kasi hindi na yung original. Yan ay translation. Katulad sa atin sa King James Version natin, authorized version, di ba? Translate lang siya. Hindi sinabi ng Bible na i-inspired ng Diyos yung mga translators. Sa kanina, sa 2 Peter 1.21, sino yung ginagamit ng Diyos? Holy men. Mga prophets, apostles, hindi sinabi pati yung mga translators na magta-translate ng mga original ay inspired.
So tama naman, na yung original, yung expired. Pero huwag po tayong maguluhan, ano, hindi ko po tinatry na sabihin sa inyo na yung Bible na meron tayo is hindi pa pagkakatiwalaan, hindi po ganun. Sinasabi ko lang po na totoo, yung expired lang is yung original version. Kapag pinag-aaralan natin yung doctrine of inspiration of the Bible. Pero hindi natin matatanggi na itong mga to ay ginamit pa rin yan, pinreserve pa rin ng Panginoon from error by God's providence. Umabot pa rin sa panahon natin na in spite na wala tayong original copy, we can still go back to the original Hebrews and Greeks na kung saan originally nakasulat yung mga original manuscripts. So, meron pa rin tayong, makikita pa rin natin yung ano ba yung original na message nung sumulat. Yung original intent niya, yung original message ng propeta, ng isang apostol. Pero hindi ibig sabihin na gano'n, eh wala na tayong copy ngayon na mapagkakatiwalaan. Actually, yung King James Version natin, we praise God na lumabas siya. Hindi perfect yung mga nag-translate niya. Hindi sila equal inspired katulad ng mga naunang propeta, ng mga naunang apostles. Pero ginamit pa rin sila ng Panginoon para magkaroon tayo on our own time. Actually, hindi pa nga natin tanggal ng English eh, di ba? Mga Pilipino tayo. Ibig sabihin, nung time na sinulat yung Hebrew, katulad nyo, nung nag-translate siya sa English, para maintindihan siya nung common language na kung saan yung English na yung salita nila noon, para maunawaan siya, tin-translate siya. Hindi si John Wycliffe yung nag-translate ng English version na from Hebrew. Hindi siya inspired as Moses, as Paul. Kaya hindi natin, kaya sinasabi nila na wala na, o yung mga copies na meron kayo is fallible. Nagkakamali yan. Merong error dyan. Pero ang sa atin, kasi pag ang sinasabi natin na scripture is infallible, inerrant, hindi nagkakamali, is yung original manuscript. At isa sa mga version na ginagamit natin para mabasa yung Word of God is yung King James Version. But we can still look pa rin dun sa mga other versions kung ano yung mas malapit. Okay, kung ano yung mas malapit na meaning or isang salita. Pero at the end of the day, we still go back pa rin, no, sa original na meaning, yung Hebrew and Greek. Kaya napakahalagang pag-aaral yan, yung ng Hebrew and Greek. So, hindi po natin huwag tayong ma-disturb o maguluhan. Baka wala na palang perfect copy of scripture ngayon kasi yung original lang pala yung inspired, hindi po ganun. Pero pa rin mga versions or translations eh makaka-rely pa rin tayo sa kanila. Although maging mapanuli tayo because even other translations, especially yung The Message na Biblia eh nagkakaroon siya ng ibang meaning when it comes sa mga major doctrine ng Bible. Atak sa deity of Christ. Yan. Diyan po tayo maging mag-ingat na manulit sa mga translations. We still preferred na gamitin yung King James Version as a public worship natin and then sa personal reading po ninyo. Pwede nyo gamitin yan. Pwede kayo gumamit ng mga Tagalog. So, itong unang objection, tama ba? Siyempre, hindi po natin tatanggapin na wala na tayong perfect copy. Although totoo naman na wala na talaga ang original manuscript, pero makikita natin na itong mga tao na ito, historically, ginamit sila ng Panginoon para bumalik dun sa original mga meaning. Particularly si Erasmus, yung nag-translate ng mga English or mga Greek into English. Yung ginamit nila, Textus Receptus, para ma-translate into our own language. Okay, so yun po yung unang objection, fallible copies and translation. And then yung pangalawa, kaya yung mga maraming tao na hindi pa rin agree na yung Biblia is the Word of God or inspired by God, kasi meron siyang mga imprecatory psalms.
meron siya na parang nag-curse or nag-inflict ng evil, nag-invoke ng evil sa isang tao. Diba kapag minsan mababasa niya eh, si David nasa kanyang awit na sabi niya na galit na galit siya, umiiyak siya, na sabi niya na patayin mo sila, putulin mo kanilang mga nipe, putulin mo, patayin mo sila. Yan, parang hindi matanggap ng mga tao na parang yun ba yung word na magagaling sa Diyos? Pakatay? Diba? Na sinasabi na God is a loving. Kung loving siya, bakit may mga ganong prayer? Ba't may mga ganong songs? So, eto pong dito sa specifically po dun sa verse sa Psalm 58 verses. Psalm 58 verses. Yan, sabi dito, break their teeth, O God, in their mouth. Sabi ni David. So, yan po yung mga sample na binibigay ng mga objectors sa scripture na nagbibigay ng nagbibigay sa isang tao na predatory na parang nag-evoke ng evil. Pero dito, makikita natin na yung na Book of Psalms, although hindi natin kay David, yung Book of Psalms na minsan hindi niya, hindi yun personal feelings ng isang sumulat dun sa mga kaaway niya. Okay? Ito yung mga letter or songs na yung Diyos na-emphasize yung kanyang holiness and then sa mga kaaway tulad ni David yung sa kanyang mga at mga sinners or mga unrighteous na mga oppressors nila. So sabi ni David, etong mga makasalanan na to, God, buksain mo sila. Meron bang masama na gawin yon? Actually, ang Panginoong Jesus, kinote niya yan, yung Psalms, even Paul, kinote niya yan. Yung makikita natin yung mga sample na yan dun sa John 15:25 at kinote niya yung Psalm 35 verse 19. And then, Apostle Paul dun sa Romans 11:9-10 kinote niya yung Psalm 69:22-23. So, hindi masama na magbigay ng ganung mga curse sa tao. Para sa yung hindi mo personal feeling siya. Hindi personal feeling ni David yun. Kasi, nagkaroon ba ng chance si David para patayin si Saul? Maraming beses. Pero ginawa niya? Hindi. Actually, nung namatay pa nga si Saul, hinanap niya pa kung sinong nabubuhay sa mga kaanak ni Saul eh, na pwede niyang bigyan ng awa, na pwede niyang pakitaan ng kabutihan. So, hindi yung personal feeling ni David. Yun ay isang pag-emphasize kung gaano kabanal ang Diyos dahil sa mga makasalanan ng tao na to eh gusto ni David na may pakita yung kabanalan ng Diyos. So, itong pangalawang objections sa scripture eh parang walang laman, empty. Hindi siya mag-stand sa scriptures. A close study of this Psalms reveals that this is not referred to David's personal enemies, but to the unrighteous in general, as him who hates all workers of iniquity. Yun yung sinabi ko sa Psalm 5:5. Na ayaw na sa Diyos, sa evil, no? Kaya yun yung prayer ni David. Ayaw na, and then yung nag-aaksya ng protection dun sa mga kanyang bayan. So, kung yung mga oppressors na to, itong mga masasamang tao na to, eh, sasakupin yung bayan ng Diyos, masabi ni David, O God, parang in a sense, is kill them. Because they go to yung submerge yung kanyang bayan. So, yun yung song. Okay, so yun yung pangalawa. Yung una, fallible copies and translations. And then, pangalawa, imprecatory psalms. So yeah.
pangatlo is yung so-called obscene chapters. Na parang pag hindi siya pwedeng basahin in public ng mga verses, parang malaswak, sabihin natin, Pilipino, bastos, ang dating. So, sabi nila, yung scripture na sinasabi ninyo is galing sa Diyos, bakit may mga ganitong verses or ganitong mga chapters, sabi ng mga nag-object. Kung yan talaga ay galing sa Diyos, dapat pure. Dapat wala yung mga obscene chapters. Ano po, yung mga sinight na example nila dyan, yung sa Genesis 38:8-9, yung sa ginawa ni Onan. Kung yan ay Word of God, came from God, yung mga salita ng Diyos, bakit mga nakasulat yung mga ganyang klase ng gawa? So, sa atin, sabi ng Bible, nasulat lahat na dapat may sulat sa Scripture for our own learning. We praise God na may sulat yung ganon. Na kahit mali siya, sinulat pa rin, sinama pa rin siya para tayo, sa panahon natin, magiging aware tayo. Ayaw pala ng Diyos sa ganong basing act. Misan, meron sinasabi rito about adultery, fornication. Ayaw ng Diyos sa mga bagay na yan, so that's why naisulat siya sa inspired Word of God. Para sa atin, maging aware tayo, kasi nga, yung Bible, yan yung magiging pattern ng mga bayan o tao ng Diyos. So, hindi siya nagtuturo ng immorality dahil lang merong adultery. Hindi siya, dahil lang meron lang act na parang nagtuturo ng kasamaan or ng kabastusan. So, yung so-called obscene chapters, isa to sa mga dinala nila as objection na yung Word of God is not Word of God. Hindi siya sinita ng Diyos, hindi siya inspired of God. Inspired by God. So, although marami na dito sa mga objection na sinagot na ng mga nakaraang topic natin, ng nakaraang preachers natin, can still go back pa rin sa doon, ano, hindi na natin lahat matatalakay, pero ito yung mga bagay na kung saan makikita natin na napaka-empty, napaka-void ng mga objections nila sa inspiration of the Bible. And then, isa pa nga dyan, yung pang-apat dyan, yung slaughter of heathen nations. Minsan, actually, tanong ko rin yun nung muna akong naging believer, ano? Bakit yung mga nakatira doon, na tahimik silang nakatira, bigla nalang darating yung bayan ng Israel, pinagpapatay para kunin yung lugar ngayon. Parang kumakaisip ka, bakit naman ganun? Diba? Bakit yung mga unbeliever or mga non-believer pinagpapatay? So, para masagot yun, tuloy, yung ang nangyayari tuloy sa mga Muslim ganun, no? yung mga extreme na Muslim. Kapag hindi ka Muslim, may pwede ka nilang patayin. Na misinterpret nila yung ganung klaseng turo. Kapag hindi ka Muslim, kapag infidel ka, pwede ka nilang patayin. Na in a brutal way pa nga, mas nakakalugod pa yun sa kanilang ana kapag pinatay ka nila na in a brutal way. So, naging question din yun sa akin, right? Sa school senior. No? Pero makikita natin, nabanggit nga ng nakaraan, ano ba yung mga buhay ng mga nandoon, mga countries na yun? Diba? Sumasamba sila sa Diyos-Diyosan. Ayaw na ayaw ng Diyos ang sumasamba sa Diyos-Diyosan. Idolaters. Yan ang pinaka-hit ng Diyos. So, ngayon, sinasabi natin, tayo naniniwala tayo na yung mga makasalanan ay paparusahan ng Diyos. Papatayin sila ng Diyos sa impyerno. Ngayon, kung gagawin ng Diyos yun ngayon, kung kukunin na ng Diyos ang buhay ng mga yun ngayon, meron ba masama doon? Kung yung mga bansa na yun na sumasamba sa Diyos-Diyosan, patayin na ng Diyos, meron kayang masama na nangyari sa kanila? Wala po, kasi nga, idolaters sila. At sinabi ng Bible, all liars and idolaters, mamamatay sa hell.
Ngayon, kung kinuman ng Diyos sa Israel, napatayin yung mga bansa na yun, eh, nasa tama pa rin. Kasi nga, idolaters sila. Right pa rin ang Diyos ang susunod. He's still sovereign. He's still holy. Ayaw niya pa rin ng unrighteousness and injustice. So, gagawin niya kung yun yung pleasing sa kanya. Hindi ibig sabihin na evil ang Diyos. Dahil evil yung mga tao na to. They were idolaters. Okay, so again, itong pangatlong pang-apat na objection sa scripture, slaughter of heathen nations, still hindi pa rin natin, hindi pa rin siya nag-isa. Although, tama, may point nga naman yung nag-object. Pero maunawaan natin yan kapag nakita natin kung ano ang Diyos, ano yung nature niya, ano yung character niya. He's holy and He's just. Although He's merciful, He's still just. He will not tolerate any sin, kahit anong unrighteousness. Hindi niya itotolerate yan. Kapag kahit anak pa tayo ng Diyos eh, kung nagkakasala tayo, hindi niya tayo pinatolerate eh, merong pagpapalo sa mga anak ng Diyos. How much more sa mga taong hindi naniniwala sa Diyos na namumuhay sa kasalanan. So, meron siyang right na kunin ang buhay. Meron siyang sovereign siya sa kanyang mga limit na mas mataas siya. Okay, so God asserts that He will punish that wicked, the wicked in hell throughout eternity. So, kung gagawin niya yun, kung pupunin niya yung buhay ng mga hidden through nation of Israel, right po yun ang Panginoon as a sovereign God and as a very holy God. Okay, so, and then yung panglima, ito, doon na bang ito, no? Yung Jonah and the whale. Although, quote and quote yung whale, hindi sinabi ng Bible na whale siya. Sea monster, no? Malaking hat. Lamang tubig na hayop. So, sabi nila na parang imposible, ano? Imposible na yung tao manatili siya 3 days sa chan ni Jonah. So, yun yung isa sa mga objection na binigay niya kung mga nag-object sa inspiration ng the scripture. Kasi, eh, sila nga kasi hindi sila naniniwala sa miracle. So, isa sa mga yun, eh, hindi talaga nila i-accept niya. Na yung merong isang tao na nabuhay 3 days sa loob ng chan. Sa isang chan ng sa si Master o sa Wade. Hindi po Wade, ako din po yun. Pinapalo natin yung outline na meron tayo. Jonah and the way. Isa sa mga nag-check na. Sabi nga ni Pastor eh, mas pag sinabi ng Bible na si Jonah, kinain niya yung whale, paniwalaan pa rin natin kasi sinabi ng Bible. Ano? Pero since na mabuti na lang, hindi si Jonah yung kumain dun sa whale. Buti na lang yung whale, yung lumunod kay Jonah. Still, pwede pa rin natin ma-accept. Okay, so, yun. Jonah and the way. Ayan. So, another thing, yung pang-anim is animal sacrifices. Ayan, na kung saan, yung mga, most siguro dito, yung mga nagsasabi na environmentalist, no? Mga animal lover. Ayan, bakit merong animal sacrifice sa scriptures? Actually, sa US ngayon, parang meron pang right pumatay ng baby na nasa tiyan kaysa sa hayop. Meron parusa, no? Kapag pumatay ka ng mga endangered species na hayop, may fine. Pero yung baby na nasa tiyan, eh, lawful. Nasa batas, pwede. Opo, yung bagay na nakakalungkot kapag na-set aside yung prinsipyo ng salita ng Diyos. Sabi ko nga, eh, chaos ang mangyayari. Darkness ang maghahari. Kasi yung Word of God, yun yung liwanag. So kapag yung liwanag na yun, eh, nawala sa isang lugar, gano'ng kadilim, no? Yung liwanag na yun. Gano'ng chaos. Gano'ng pagdulo. So, yan, animal sacrifices.
Bona de nou. Fai voi capis en transition. Imprecatori psalms. So-called or obscene chapters. So-called obscene chapters. Slaughter of heathen nations. Jonah and the whale. Animal sacrifices. So yung mga ilan sa mga objections na binigay or binala dito sa inspiration of God. Kasi nasabi nila na yung Biblia ninyo eh wala niyang original copy, meaning yung copy na meron ngayon is not infallible, not inerrant. Kasi yung mga nag-translate niyan is fallible, mga fallible na lang. Yung mga ulat niyo, yung mga 17th or 16th century na tinatranslate yung Word of God, eh hindi na yan mga inspired. So far, wala na tayong inspired version of the scripture. Pero of course, sa atin, mga theists, mga naniniwala sa Diyos, is still, na pinaniniwalaan natin na yung scripture is the Word of God, inspired by God. And isa yan sa mga ginagamit na translation natin na pin-reserved sa ating generation, is yung King James version of scripture. Yeah. So, napakahalagang pag-aaral po ng salita ng Diyos sa atin. Sabi ko nga kanina, eh dito natin makikilala yung Diyos na lumikha sa atin. Because God, hindi kasi natin siya makikilala. Hindi natin kayang kilalanin ng Diyos apart from Scripture. Katulad nga ng unang lesson natin, the Bible is a revelation from God. Yan siya yung nag-initiate na magpakilala muna. Yan yung naging pattern from Old Testament. Kay Moses, nireveal niya yung sarili niya. Kay Abraham, nagpakilala siya. So, siya yung ganun lagi yung pattern. Siya yung, kung hindi magpapakilala ang Diyos sa atin, hindi natin siya makikilala. Although, totoo yun na hindi lang sa scripture kasi merong natural revelation, di ba? Na kapag tumingin ka lang sa paligid, maaaninag mo na o maiisip mo na merong someone na nag-create, na merong Diyos. Pero hindi natin mapupuli grants yung perfect understanding, perfect knowledge about God or sa Diyos mismo apart from His Word. Kaya kailangan niyang magpakilala. Kailangan niyang ibigay ng kanyang sariling pagkakakilanlan. So yung Word of God, yung paniniwala natin dyan na galing siya sa Diyos at napakahalaga nito as lalo sa atin, no, as believer, dito natin makikita kung paano natin siya makikilala, ma-worship, kung paano natin siya ma-worship. Kasi anything na hindi kinukumand ng Bible about worship is forbidden. Dapat huwag na huwag mong gagawin. So kung tayo, ano po, na hindi natin alam yung tamang way ng worship, eh yan pa naman ang pinakamalaking crime na pwede natin makumit sa Diyos. Yung hindi tamang pagsamba, hindi tamang pag-worship. Kaya sa Old Testament, di ba, yung mga anak ni, I believe it's a Bible, you know? Yung mga naghintay, napakatagal, and then they offer strange fire. And then, at the very moment, kahit na nag-offer sila ng sacrifice, ano nangyari? Namatay po sila because they offer a strange fire. Hindi kinuman na way ng pag-worship. So, in our generation, ganun din. Although may mga objections ang mga tao sa scripture, but still, naninindigan tayo, tumatayo tayo na yung Word of God is still yun yung ginagamit. Way pa rin ng Panginoon sa panahon natin, instrument pa rin ng Panginoon, and it's still alive sa panahon natin, nagbabago pa rin ng buhay. Kung walang Bible siguro, eh walang yung lahat dito. Ano, lahat tayo eh may kanya-kanyang mga ginagawa, pero nagkaisa tayo eh, dahil sa ang Diyos ang gumawa, ang nagpakilala sa kanyang sarili, niligtas niya tayo, and we praise God na naisulat yun. Naisulat yun at umabot sa generation natin. So we can still learn a lot from this book, but kung hindi natin lahat kahit talakayan ang isang upuan, so I hope and pray na sana po bigyan ng mga believer na mas marami pa po tayo matutunan ang ayat sa mga salita ng Diyos. So yun lang po tayo na narami. Manaming Diyos, kapila at mga Panginoon sa lahat. Salamat po sa time.
time na meron po kami opportunity, privilege na matuto ng mga salita. Salamat po sa mga objections na matutunan pa rin namin na despite na yung mga tao hindi maunawaan, huli yung salita mo. Ay tulungan niyo po kami na maibigan, Panginoon, na yung salita mo still alive, still, Panginoon, na nagbabago ng buhay. Matutunan po namin ito, kaya pala sa aming araw-araw ng buhay, and especially dito po sa pag-worship namin, meron sa aming Panginoon sa inyo. Tulungan niyo po kami at patuloy niyo po kami. Bless niyo po. Nalalabing oras sa aming pananambahan. Ingatan niyo po ang Lord sa ingatan niyo po ang aming pastor. Ibigay mo siya ng karunungan. As i-preach, Panginoon, sa time sa pag-meeting ngayon, diba po, tuwain niyo rin po kami sa aming mga pagkakasala. Salamat po, Ama, sa pag-uutihan po ninyo. Patuloy po namin kayo pinupuri at pinakasalamatan. Ito po ang isang magdarami sa Panginoon.